sobrang dami ng lingguwahe sa Pilipinas, ay di maiwasan ang pagkakaiba at pagbabago nito. Ang isa sa mga halimbawa ay ang socialite ng gay lingo. Pero bago ang lahat, ating munang puntahan kung ano nga ba ang pananaw ng karamihan dito. Ito po yung linggo ng mga kabaklan. Okay lang po ba? Para po sa akin yung po yung pagkakaintindi ko, yung week for the gays. Ano siya? Parang creative way ng pagsabi ng words. Yun lang, creative way. Kasi gays, we want to be extraordinary. Ano, gay linggo, parang ano, parang lingguwahe ng bakla, pero ano, alam mo yung medyo pinaarte lang kasi yung parang pinaghalo yung jologs tsaka yung pagkabakla. So parang hinalo na pinaikli yung mga words. Mara, chorba, yung ganun, yung charot, mga ganun. Yung gay linggo siguro, siguro escape din siya ng mga bex kasi like, it's poking fun at like words and yun, it's fun for them na meron silang language of their own kasi they're different from us. It's like a creative way, also expressive way. Maybe sometimes if you can't show it through your outfit or your look, you can show it through your language communication. Gay lingo, I think, is a way of communicating sa mga Beks. Like, hindi lang siya way na kasi nga gay lingo siya, it's a way to communicate with them. Pero like, in a way na kapag marunong ka ng gay lingo, parang nagkakaroon kayo ng common interest or parang nagkakaroon ka ng way para makausap yung Beks kasi nasa strike may interest nila. So, ayun. Iba't iba ang pananaw ng mga Tumasian students sa paksang gay lingo. Ang sabi ng isa, ito'y simpleng lingguwahe ng mga bakla. Ang sabi naman ng iba, ito'y isang malikhaing pag-express ng mga third sex sa kanilang mga sarili. At ito'y hindi lamang paraan ng pakikipag-usap para sa isa't isa. Bagamat sa kabila ng kaiba ng kanilang pagkakaintindi sa gay linggo, karamihan ng mga estudyante sa Universidad ng Santo Tomas ay may kamalayan sa paksang ito. Ngunit may iba rin namang hindi pa alam kung ano ba talaga ang gay linggo. Maraming nalilito sa kung ano nga ba ang tunay na kaulagan ng gay linggo. Sa tulong ng mga eksperto, ating malalaman kung ano ba ang gay linggo. Ang aming kukonsultay na eksperto, isang profesor ng Universidad ng Santo Tomas. Siya ay si Ginoong Leo Sanchez, mula sa Departamento ng Pilipino sa Senior High School. Sa edad ng 30, siya ay kasalukuyang kumukuha ng Master's Degree sa Universidad ng Pilipinas. Oh sir, magandang tanghali po. Para sa inyo po, ano ang gay linggo? Okay, ang gay linggo o ang gay language o ang smart speak ay isang kategorya ng wika na tinatawag nating socialite o socialite sa Pilipino. Ito ay isang variety ng wika na nakatuon sa mga users nito kung saan sila ay mga partikular na miyembro ng grupo na tinatawag nating LGBTQ. Ang karaniwan, ito ay sobrang dynamic at nagpapabago-bago sa napakabilis na panahon. Ibig sabihin, maaaring ang gay linggo ngayong araw na ito ay pwedeng meron ng ibang mukha bukas at sa mga darating pang panahon. Depende rin ito sa antas ng paggamit kung halimbawa kasi merong uri din kasi ng LGBTQ. For example, meron din kasi mga elitistang LGBTQ, merong mga gitnang uring LGBTQ, at meron din mga low-class LGBTQ. So kahit sa level ng LGBTQ, ay merong pag-aantas. Pero technically, what is special and remarkable sa ganitong uri ng socialek, wala kasi itong mahigpit na pamantayan in terms of grammar, in terms of sentence construction, word formation, sapagkat ang lahat ay po pwedeng gawin dito. So, sobrang niyang laya, you can do almost practically any word na mapag-combine mo at pwede mo silang paulit-ulit na paglaruan at pwede mo silang maging libangan,
no? Kasi culturally speaking, ang mga Pilipino ay napakahilig mag-imbento ng mga salita. So palagay ko ang gay language, gay lingo, o ang Swart Speak ay hindi lang usapin ng uri ng wika, it's a lifestyle, no? It's a way of life para sa mga miyembro ng LGBTQ, lalong-lalo na para sa mga Pilipinong LGBTQ. So sir, ano po ba yung mga sanhi or bunga dito? Yung kung ano po yung sanhi niya or yung mga bunga na dinudulot ng gay. Okay, isa sa mga nakikita kong sanhi kung bakit nabubuo ang mga ganito dahil may commonalities. At ang commonalities ay yung mga taong nasa parehong komunidad o speech community at kung paano sila nagtatagpo at nagkakaroon ng common interest. Malungkot sabihin, pero ang gay lingo kung minsan ay nariyan, umiiral, ginagamit dahil sa pangangailangan na ang mga miyembro ng komunidad na ito ay makalikha ng sarili nilang espasyo at ng sarili nilang mundo kung saan sila ay eksklusibong magkakaroon ng mutuality at mararamdaman nila na sila ay sila sa espasyong kinabibilangan nila. So in a way, it's a way of escapism. It's a way of finding themselves and to showcase kung ano yung pagkatao nila sa pamamagitan ng wika. Kaya palagay ko, somehow, napaka-personal din ang gay lingo sa bawat membro ng community na gumagamit ito. Kasi direkta itong nakaugnay sa pagkatao nila, yung danas nila, yung kanilang pinahahalagahan, yung kanilang kagawian na nagmamanifest sa pamamagitan ng wika. For example, kung sila ay may interes sa panonood ng mga beauty contest, yung mga pangalan o mga labels na may kinalaman sa ganitong perspective ay nag-a-apply din siya, no? For example, yung mga uri ng mga kilos, kagawian na ginagawa nila sa isang common field, call center, no? Halimbawa ay mga blue-collar jobs, white-collar jobs, nagmamanifest lahat yan. So talagang napakayaman, napaka-dynamic, napaka-maunlad nito up to the point na hindi niya kailangan ng rules. Wala siyang rules. Ang rules lang niya, kailangan niyang maging dynamic at kailangan niyang manatiling buhay sa mga gumagamit nito. Kasi feeling ko, ang gay lingo ay mamamatay kapag wala na yung user at kapag nag-stagnate na siya. Hindi na siya nagpaulit-ulit o hindi na siya nag-umunlan at nagpabago-bago ng gamit at kahulugan nito. Pagdating naman sa bunga, nakikita kong bunga dito, well, mabilis ma-identify na kung ikaw ay gagamit nito, tinitingnan siya bilang isang sub-uring kultura. Mababa ang tingin sa wikang ito dahil kung ikaw ay susulat ng sanaysay at ang gagamitin mong wika ay ganito at ang sanaysay ay isang academic na nangangailangan ng akademikong kahandaan at disiplina, hindi ito titignan bilang isang skill or kasanayan na may mataas na preparasyon. Sapagkat nakikita na yung wikang ito ay isang wikang lumalaganap sa labas ng classroom, sa labas ng akademya. So yun yung bunga. Pangalawa, na-identify natin na kung sino gumamit ito, paparatangan or kukutsain natin siya na siya ay membro ng komunidad or grupo na gumagamit ito. So meron din parang determinasyon at identifikasyon na siya yon, kabilang siya doon. Ano pa? Maaari rin magamit itong wika na ito dahil nagsisilbi siyang libangan, nagsisilbi siyang entertainment para sa maraming tao. Na sa isang banda, maaari rin maabuso at maaari rin maging isang uri ng wikang tabu para sa mga ilang mga piling speech community. Sir, so ano po ba masasabi niyo sa kinahit na ng gay lingo ngayon? Kung ano po siya ngayon, kung ano naman niya? Well, natutuwa ako kasi anumang development tungkol sa wika na nagpapakita ng pagpapaunlad dito, ito man ay gay lingo or hindi, ay isang positibong tagpo sa development ng wika. Hindi tayo kinakailangang matakot or magalit or itakwil ito dahil ito ay bahagi ng dynamismo ng wika. Bahagi ito kung paano natin bibigyan ng pagpapahalaga ang kakayahan at kasiningan ng wika. Kung paano siya nakakalikha, kung paano siya nakakadulot ng exclusivity sa bawat users nito,
kung paano niya nabibigyan ng sense of identity ang bawat gumagamit nito at kung paano ang isang particular na socialite ay nakakapagtanghal ng isang particular na kultura. Sapagkat syempre, ang wika ay depository at repository ng kultura. So, ibig sabihin, ang gay lingo, sa kabila ng katangian nito, ay nagtatanghal siya ng isang particular na kultura. At ito ay ang kultura ng LGBTQ. So, kung nakikita natin ngayon na ang LGBTQ at ang wika nila ay lumalaganap, ginagamit, umiiral, nakaka-penetrate sa media, sa akademya, sa domestikadong espasyo, sa negosyo, etc. Ibig sabihin, nagkakaroon din ng puwang ang ganitong cultural representation. At nabibigyan sila ng pagkakataon na mapakinggan at magkaroon ng appreciation sa ganitong uri ng wika. Pero siguro, sa usapin ng kahihinatnan, ayoko rin sabihin na mayroon siyang end point or darating siya sa punto na ito, dead end, hanggang dito na lang siya. No, I do not want to look at the language to that extent. No? Gusto kong tingnan yung wika bilang isang way of life, bilang isang lifestyle na hanggat kinikilala natin ang dynamismo, hanggat kinikilala natin ang diversity, mayroon at mayroong mga uri o variety ng wika na iiral at lalagan ng kagaya. So para sa lahat ng speaker ng wika na ito, mabuhay kayo, ipagpatuloy ninyo ang paggamit nito at mabuhay ang wikang pambansa, mabuhay ang mga uri ng wika ng bansa ito. Maraming salamat po. Walang siguradong pinagmulan ang gay lingo. Ngunit dahil tayo nasakop ng mga Espanyol, at sa matinding epekto ng Kristyanismo, binilanggo nito ang ating bukas sa pananaw sa iba't ibang bagay. Isa rito ang kasarian ng bawat Pilipino na nagbunga ng kritisismo at panghusga sa mga homoseksual. Dahil sa ang wika ay buhay na kultura ng lipunan, paraan ng bawat tao para magkaroon ng komunikasyon, pagkakaintindihan at makapag-usap, dito na buong konsepto ng communalities, ang gay linggo ng LGBT community, na kung saan maaari nilang maipahayag ang kanilang mga saulubin at nararama ng walang humahadlang. Sa aming pagbabalik ay tatalakayin naman natin ang opinyon ng third sex. Yan ang tuturing ang chupipay. Best naman, tamo. Saya yung ganders ko, no? Hindi ako magkakaroon ng jowa, Bers. Kakalimutan mo na ako. Dahil kwating ko saya sa sa'yo. Like ko loko din eh. Subukan mo lang at jojo ang baging kita. Malandutay ka. Diyos lang, Bers. Ino naman, eme ko lang yan. Teka lang, teka lang. Settle down, guys. Settle down. Medyo maingin eh. Tapos, ganito. Kung may gusto mong magtanong, single ako. If anyone's interested, pwede ako mamayang klase. Ako, ready to mingle. Present. Hoy, girl, baba mo. Baba. Ay, hindi. Nakakahiya, girl, nakakahiya ka. Oh my God. Pwede! Hoy! Ay, ako flirty kayo. Siyempre, napakinginan ko. Bet na bet ko siya, no? Diba? Girl, I mean, oh my God. Akin na siya. Uuha mo na, umilalasin pa tayo. Sasay. Naiho mo na. Di maiwasan ang pag-angkop ng gay linggo sa mga third sex.
bago natin talakayin ng mas malalim kung ano nga bang gay linggo. Atin munang alamin kung anong masasabi nila ukol dito. Ating aalamin kung anong perspektibo o masasabi ng third sex tungkol sa wikang sinabing kanilang nilikha. Isang lokal na salon ang bibisitahin at kukunin ang kanilang opinion ukol sa gay linggo. Para po sa inyo, ano po yung gay language? Gay language. Gay language, ano yun? Kumbaga yung normal na ano na ating language. Ay, nasagalo. Wee! Tinatranslate namin as a gay. Wee! Paano po yung, paano nyo po trinatranslate as a gay? Hindi namin masahan. Ewan po. Hindi nga niya, ano masahan? Ah, yung mga hindi po paraniwan po na pwede lang. Gora! Yan. Gora yan. Alam niyo yun, Gora. Chop soy, ganyan! Oh, chop soy. Alam niyo yung chop soy? Ano po yun? Chapsuy! Ano po? Majongi! Majongi! Pangit! Wait, hindi! Parang ganun! Chapsuy! Chapsuy! Sweet! Chapsuy! Wait, hindi! Baklat! Ingat po yun! Wait, hindi! Salo pa yung hindi! Medyurubiga! Ano po yung dahilan kung bakit niyo po ginagamit yung gelang? Ah, kasi pang dilipinan. Ay, bakla, ganun yung sagot ko. Ay, hindi naman kasi yan. Oo, kasi ko yung nakakali ang masalita. Gano'ng kadalas niyo po ginagamit yung ano? Parang normal na yung nangit na ginagamit. Makikipag-communicate. Paano po, yun naman, sinatransit po yung mga ordinaryong Tagalog na like, pinabalik lang yung buhay. Hindi, minsan, ano, kapag may kasulad siya, may katunog siya. Tapos minsan, parang binabalik-balik. Noong una po ba, nahirapan kayong intindihin yung gay lang? Pag bakla ako, kailangan nyo yung matama. Wait, wait, bakla ako, nahirapan ako sa first time. Pag sa second time, yung second na. Depende, kasi pag marami ka na nakasalamuang bakla, hindi ka na mahihirapan. Sa? Harapin ka tanong. Name niyo po. Pag-gabi. Okay lang po ang boto. Pag-umaga. Jamaica! Pag-gabi. Baro. Baro. May ganun pa rin. Taga-saan po? USA bakla! Kaming on Saudi Arabia. Dapat USA? Teka, L.E. Hindi, taga-ano na ako. Gano'ng katagal na po kayong nag-gupitin ko? Hairstyle? Siguro. Uy, bakla! Ganito mo! Hindi, joke lang. Hindi, ano, siguro mga 3 years from now. Mga 2 years before? 5 years. Ilan taon ka na ba? 15. Ka pa rin kung okay, yun. Ari natin sabihin na ang gay linggo ay kasama na sa ating kultura. Hindi man natin napapansin ay parati natin itong nagagamit at kusang naririnig. Patunay lamang ito na buhay ang ating non-material na kultura. Patuloy na nagbabago, sumasabay, sumabilis at pangmalawakang pag-unlad ng kulturang Pilipino. At muli, ako nga pala si Jevan Cirillo, ang inyong naging kasama sa dokumentaryong ito. Lapang. Lapang. Kahit anong. Ano pumasok sa isip niyo? Yung pangil po. Lapang. 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 Deep. Lapang. Kain. Bongga. Ang grande. Bongga. Super. Bongga. Ganda. Ganda. Inakis.
Anak! Oh, anak! Kasi yung Junaki sa ni Mami. Junakis. Anak! Junakis. Junakis. Jejemon. Junakis. Anak! Charot. Joke. Charot. Charot joke lang. Charot. Joke? Parang gano'n. Jowa. Jowa, ito yung boyfriend, girlfriend. Junga. Tanga. Jowa. Boyfriend, girlfriend. Di ba kapag jowa, ano, like parang short time? Sige, short time, parang tanga. Ganun tayo, follow me. Oo, jowa. Jowa. Boyfriend or girlfriend? Imbierna. Imbierna, naiinis. Eklabu. Wait. Etcetera, parang ganun. Imbierna. Imbierno! Parang ganun. Ay, ganun yun? Oh, yun yung root word ng imbierno. Pero nakakainis yung sabi ng imbierno. It's the root word. Imbierno. Maingat. Itetch. Ito. Julalay. Anak, pero alalay. Itetch. Itetch, parang nakakairelax. Julalay. Alalay. Kabog. Hindi siya yung door yung gano'n. Sabog. Grand. Yeah. Gora. Gora. Go lang. Kapok. Parang, ano may translate ng kabog? Is parang, ganda. Ganda din, parang gano'n. Pero, talo mo yung iba, parang gano'n. Gay Lingo. Masasabi natin na ang mga salita ay iba sa ating paningin. At totoo na iba ito sa lingwahe Pilipino. At dahil dyan, mas madaming boses na maririnig at mapapakinggan. Mga salitang hindi masabi ng normal dahil sa pagkakaiba-iba ng pananaw ng bawat tao. Ang ating kahisayan ay puno ng pagkakaiba ng ninanais ng bawat tao sa bansa. Pero dahil sa wika, nagkaroon ng pagkakaintindihan sa danas ng bawat isa. Pero kung mapapansin natin, yung gaming ay nagagamit na siya sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Parang pag nakikipag-communica tayo sa mga tao, nagagamit natin yung mga char, charot, chorba, itay, at iba pa. Kasi hinihigitan pa nito ang kahit anong uri o estado ng lingwahe sa rin na sa Pilipino. Sabagat naging patay na talaga ito ng pamumuhay ng bawat Pilipino sa mga sine at sa social media. Kahit ngayon, nandiyan pa din ang problema yan. Dapat bigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang lingwahe na maghahapantay-pantay sa atin. Sinisimbolo lamang ito na sa maliit na bansa tulad ng Pilipinas na napakaraming uri ng lingwahe at pananalita na may kakayahan pa rin tayo na gumawa ng isang lingwahe na pwedeng magkabuklod-buklod sa atin. Nakakatuwa man na meron tayong iba't ibang lingwahe, pero batay sa ating kasaysayan, nagiging hadlang din ito, lalo na nung panahon na sinakop ang ating bansa ng mga Kastila. Alam mo, pre, ang hirap pala gumawa ng documentary. Alam mo, hirap talaga. Tama. Gawa script dito, gawa script doon. Hirap. Eh, try nyo kaya mag-camera, pre. Oh, hirap kumanap ng angulo. Sus, ikaw, mag-memorize ka kaya ng mga linya. Oops. Sumarap ka sa camera. Try mo lang, pare, try mo. Kayo kaya ang maghanap ng i-interviewin bago mag-shoot. Alam nyo, huwag nyo nang problemahin yan.
Nag-aawayan niyo pa ano yung mas mahirap na gawain eh. Importante, tapos na yung ano natin, documentary. Dali, tama. Dali. Pero mahirap pa rin mag-edit. Oy. Alam niyo, time management lang yan. Coming for me, di ba? Ang galing-galing ko mag-time management. Oy! So natutunan mo mag-time management, yalon. Doon dapat yung matuto sa akin, yun ang importante. Doon natutunan. Sa bagay, tulungan-tulungan naman tayo. You and your words. You and your words. So, beta is life talaga tayo eh. Dale, tama.